Mayor Vico, may bagong paandar. Kapamilya Stars, abot langit ang tuwa. At ang ilan naman ay may pagdududa sa pag-aproba ng provisional franchise. Mocha Uson, pinapatawag ng NBI. Pero bago ko simulan ang mga issue na kalap ko sa araw na ito, shoutout muna kay Chofilo Chongson, Sandy Palyado, Princess May Andres, Mercedes Ocampo, Raul Diaz, MJN TV. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at panunood sa AJ Venom Vlogs. At sa mga bago pa lang sa channel namin na ito, huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Pindutin niyo lamang ang subscribe red button at huwag niyo rin kalimutang pindutin ang bell icon para ma-notify ka pag may mga bago kaming videos. Bentang-benta ang bagong paandar ni Pasig City Mayor Vico Soto para sa kanyang mga taga-suporta. Pumatol ang mga netizens sa pa-fill in the blanks challenge ng batang alkalde sa kanyang Instagram account. Ito'y ginawa ni Mayor Vico Soto pagkatapos ng kanyang regular Facebook live session kung saan ibinahagi niya ang mga magaganap sa Pasig kapag nagsimula na ang Modified Enhanced Community Quarantine simula May 16. Ipinost ng binata sa IG ang kanyang larawan na kuha habang nakasalang siya sa FB Live. Dito, sinabi niya na ngayon lang niya napansin ang napakagandang view sa kanyang likuran. Ito ang kabuuan ng post niya. Earlier this evening, I went on FB Live to discuss some of the updates with regard to #modifiedECQ. You can watch it for the updates or monitor Pasig PIO's account. I sit here almost every day. But if not for the FB Live, I wouldn't have noticed the beautiful backdrop behind me. A view that I just now realized you can even really see in this picture. This is not a good picture, haha. But in the midst of these times, where it feels like each day is just a non-stop barrage of problems, maybe it is a good reminder that... Sunod-sunod naman ang comments ng netizens sa kanyang post at sumagot ang mga ito sa kanyang pa-fill in the blanks. Kanya-kanya silang reply ng mga quotes na sasakto at babagay sa post ni Mayor Vico. Sabi ng isang follower sa kanya, dapat daw alagaan niya ang kanyang health. Mayor, you need to sleep sometimes. Reply naman ng alkalde, bakit sometimes lang? Tuwing gabi naman ako natutulog, haha. Comment naman ng isang netizen, maybe it is a good reminder to keep off the grass. Charot lang be. At ang hirit naman ni Mayor Vico, ika nga nila, the grass is always greener on the greener side. Makikita naman ang mana si Mayor Vico sa kanyang ama na si Vic Soto sa pagiging komedyante. Dahil sa gitna ng kinakaharap na krisis ng bansa, nagagawa pa rin itong maghatid ng good vibes sa mga Pinoy. Dumako naman tayo sa pangalawang showbiz balita. Ilang kapamilya stars ang nagbunyi sa pinakabagong development sa ABS-CBN franchise. Mahigit isang linggo mula nang ipasara ng NTC ang ABS-CBN. Nagdaos ng Committee of the Whole session ang Kongreso noong Miyerkules, May 13. Nagbigay ng privilege speech si House Speaker Alan Peter Cayetano. Bago magtapos ang kanyang talumpati, ipinanukala niya ang House Bill 6732 o an act granting the ABS-CBN Broadcasting Corporation franchise to construct, install, operate, and maintain television and radio broadcasting stations in the Philippines and for other purposes. Naglalayon itong mabigyan ng provisional franchise ang ABS-CBN hanggang sa October 31, 2020. Kaugnay na magandang balitang ito, tila nabunutan ng tinik ang maraming kapamilya personalities. Sa pamamagitan ng social media, inihayag nila ang kasiyahan sa pag-aproba ng Kongreso sa panukalang mabigyan ng provisional franchise ang ABS-CBN. Ito ang pasasalamat ng aktres na si Angel Oxin. Thank you Congressman Alan Cayetano and Congress for giving us a fair chance in court without shutting us down. Praying that the outcome will favor the Filipino people and enabling us to help during this crisis. Pahayag naman ni Vice Ganda sa kanyang magkakasunod na tweets ay ito. Maraming salamat sa Kongreso. Malaking bagay po ito. Maraming salamat ulit. But please let's not stop praying for the best to happen. This is just start of the process. Salamat po sa mga panalangin nyo, madlang people. Ito naman ang tweet ng broadcaster na si Karen Davila.
Maraming salamat sa ating mababang kapulungan. I honestly didn't expect this. The 6th month provisional franchise allows a way forward to address concerns. Ibig sabihin po, papayagang magbukas muli ang ABS-CBN habang dinidinig ang mga issue laban sa network. Malaking bagay po ito. Umaasa naman ang broadcaster na si Julius Babaw na pipirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang panukala. Ito ang sabi niya. The President has said that he respects the will of the majority in Congress. Besides, this is just a provisional franchise. Let's allow ABS-CBN to answer all issues in the proper forum, which is Congress. Kung may nagbunyi, may nag-alinlangan katulad ng Rated K host Corina Sanchez. Hindi maiwasan ni Corina na mag-alinlangan dahil naipasara ang network sa kabila ng pangako noon na mabigyan ito ng permit to operate. Ito ang buong saloobin niya. House approves temporary renewal of ABS-CBN franchise until end of October 2020. Okay, I guess dapat mag-thank you na pinakinggan nila ang konsensya nila. Kasi hindi naman talaga dapat yan pinasarado. So, no thanks for putting the whole country through this unnecessary stress and turmoil and for branding the Philippines in the world as a makable state. Pero sana matuloy ang pangako. Kasi nangako na dati sa Senate hearing na hindi pa sasarado. Pero pinasarado. Paano ito na iba? Pakita nga. And okay naman magbanta si Senator Cayetano na hindi ito permanente. Okay lang. Sana lang siguraduhin ng mga legislators natin na ang magiging desisyon nila by end of October ay may basehan, ha? Because again, this isn't just a moment in time. This is each legislator's legacy to their surname forever that their descendants will carry. Sino ba naman ako? Just saying. Samantala, nagpakatotoo naman ang ABS-CBN broadcast journalist na si Cesc Oreñedrilon sa kanyang nararamdaman tungkol sa provisional franchise na ipinagkaloob ng Kongreso. Ito ang tweet niya. House of Congress approves provisional franchise for ABS-CBN until October 31, 2020. The bill was sponsored by the House Speaker himself after sitting on the franchise for many long months. Posibleng magbalik sa ere ang ABS-CBN Broadcasting Corporation, kabilang na ang mga affiliate TV at radio stations nito sa buong bansa sa Hunyo. Ito ang sinabi ni Alan Cayetano sa panayam niya sa 2x2 ng DZMM sa TV Plus Channel 5. Matapos na ipasa ang kanyang sponsored bill na House Bill 6732, sinabi ni Cayetano na kailangang maipasa muna ito sa second and third reading sa plenary ng Kongreso. Malamang daw ay maipasa na ito sa pangatlong pagbasa sa plenaryo sa Lunes, May 18 at kaagad na maipadala sa Senado para naman matalakay. May sariling bersyon ang Senado na naglalayo namang mabigyan ng provisional franchise ang ABS-CBN hanggang June 30, 2022. Kapag natalakay ito sa Senado sa loob ng 1 linggo, magdadaos ng bicameral conference ang 2 kapulungan upang pag-usapan ang final version ng batas. Kung i-adapt ng Senado ang bersyon ng Kongreso, maaaring hindi na magdaos ng bicam ang 2 kapulungan. Kaagad itong ipadadala sa Malacanang para sa pirma ng Pangulo. Maaaring i-veto o maaaring aprubahan ni Pangulong Duterte ang panukalang batas. Kapag wala naman sa 2 ito ang ginawa ng Presidente, kapag hinayaan lang magiging batas na ito. Kapag pinirmahan niya ito, dapat ay mailathala muna ito sa pahayagan. 15 araw mula ang pagkakalathala ay saka pa lang magkakabisa ang batas. Sa ngayon, pasado na sa second reading ang HB 6732. Dumako naman tayo sa pangatlong showbiz balita. Lumabas sa social media ang kopya ng kautosan para humarap sa husgado ng kagawaran ng pagsisiyasat kaugnay ng fake news sa Mocha Uson Blog Facebook page na pinangungunahan ni Mocha Uson. Si Mocha ang kasalukuyang deputy and administrator ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Ipinatawag ng NBI sa kanilang tanggapan ang controversial entertainer blogger sa darating na May 18, ika-10 ng umaga. Ang kasulatan ay pirmado ni Vicente A. D. Guzman III, NBI Deputy Director, Investigation Service noong April 29, 2020. Ang kopya ay ipinost ng ABS-CBN News reporter na si Nico Bawa.
Ayon sa kagawaran ng pagsisiyasat, wala pa silang reklamong isinasampa kay Mocha. Subalit iniimbestigahan na nila ang tungkol sa fake news noong April 2. Nang ipost sa FB page ni Mocha ang larawan ng mga personal protective equipment na inaayos ng mga taong nakasuot ng PPE, nakasaad dito na 15,000 sets ito ng PPE na binili ng Department of Health para sa health workers upang harapin ang health crisis sa bansa. Mabilis namang nag-react ang mga netizen. Nilinaw nilang ang mga larawan ay hindi mula sa DOH, kundi sa isang mall company na bumili ng PPEs bilang donasyon sa frontliners. Kinabukasan, nag-post si Mocha at humingi ng paumanhin sa kanyang pagkakamali. Noong March 25, 2020, inaprubahan ang Bayanihan to Heal as One Act o Republic Act 11469 na nagbibigay ng additional powers sa Pangulo ngayong panahon ng pandemic. Isa sa mga ordinansang nakasaad sa Section 6F ay ang pagbabawal sa mga individual o grupo sa pagpapakalat ng maling impormasyon ngayong panahon ng krisis. Kapag napatunayang nagkasala, mapapatawan ng karampatang parusa, 2 buwan sa likod ng rehas o kaya naman ay pagmumultahin sa halagang not less than 10,000 but not more than 1 million pesos. Depende rin daw sa korte kung ang ipapataw ay pareho na sa likod ng rehas o pagbayad ng multa. Ngayong umaga, ni-repost sa Mocha Usun Blog Facebook page ang official statement hinggil sa issue. Ito ang post niya. Ako po ay papa sa ilalim sa proseso ng ating batas. Hindi ako katulad sa iba na porket na pa sa ilalim sa imbestigasyon ay iiyak na ng press freedom. Naniniwala ako na may gumaganang hustisya sa ating bansa. Salamat po. Bago maging OWA Deputy Administrator si Mocha ay inappoint ni Pangulong Duterte bilang Assistant Secretary ng Presidential Communications Operations Office noong 2017. Pero nag-resign siya sa PCOO noong October 2018. Bago siya nagbitiw, nasangkot muna siya sa iba't ibang kontrobersya dahil sa mga posts sa kanyang Facebook page. August 2018, naiulat ang matinding batikos kay Mocha ng netizens at ng mga kilalang personalidad dahil sa video blog na kinapalulooban ng controversial jingle na nagsusulong ng federalismo. Kasama ang pro-Duterte blogger na si Drew Olivar. Sinayaw ni na Mocha ang jingle ng kinantang may mga gestures na hindi naaayon sa mga kabataan. Mismong mga kasamahan ni Mocha sa PCOO na ang umapilang mapatalsik sa pwesto si Mocha dahil sa kanyang federalismo jingle. May mga government officials na naiskandalo dahil sa jingle na ito. September 2018, inisyuhan ng PCOO si Mocha ng memo na nagpapaalala ng professionalism at ng code of conduct para sa government officials. Noong October 3, 2018, sa Senate hearing para sa proposed 2019 budget ng PCOO, inanunsyo ni Mocha ang kanyang pagbibitiw bilang PCOO Assistant Secretary. September 2019, muli siyang inappoint ni President Duterte para makabalik sa government office ngayon bilang Deputy Administrator ng OWA. March 2020, nasuspende ang blog ni Mocha sa Facebook matapos itong IMAS report. Nagalit ang maraming netizens nang i-repost ni Mocha ang komento ng isang netizen na bumabatikos kay Pasig Mayor Vico Soto na tinawag na pabebe, madaming hanash at sablay. Ito ay sa kabila ng magandang ehemplo at inisyatibong ipinamalas ni Vico sa pamumuno sa syudad ng Pasig. Ayon naman kay Mocha, hindi siya ang personal na bumatikos kay Vico dahil madaming humahawak na bloggers at admin sa Mocha Usun Blog FB account. Hindi naman katanggap-tanggap ang kanyang dahilan. Kung pangalan mo at blog mo ang naroon at government official pa siya, hindi pwedeng ipasa sa iba ang kasalanan. Ayun na nga mga kabangers, busog na naman tayo sa showbiz balita sa araw na ito. Abangan nyo na lang ang susunod na maiinit na balita sa daily showbiz issues sa ating bansa. Ikaw, ano naman ang nasa isip mo tungkol sa isyong ito? I-type mo na yan sa baba. So paano? Hanggang sa susunod uli, i-like at i-share mo na lang ang video ito. Maraming salamat. Much love, God's protection be upon us all. Stay home and keep safe everyone.